Kamakailan, nagbitaw ng mga matinding salita si Vice Presidente Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Duterte na hindi marunong mamuno ang kasalukuyang Pangulo at binigyan niya si Marcos ng rating na 1 out of 10. Pagdating sa pamumuno, ayon kay Duterte, ang mga kakulangan ni Marcos bilang leader ay hindi niya responsibilidad. Ito ay nagpapakita ng lumalaking tensyon sa pagitan nila, lalo na't dati magkaalyado sila noong 2022 election. Bukod dito, nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa ilang mga hakbang ng administrasyon. Malinaw sa atin ang pagiging pro-China ng mga Duterte, ngunit may mga indikasyon na siya ay may mga pananaw na malapit sa posisyon ng kanyang ama, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakilala sa kanyang pro-China stance. Sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, nagkaroon ng malapitan na ugnayan ang Pilipinas at China, partikular na sa issue ng West Philippine Sea, kung saan pinili ng administrasyon na maging mas maingat at magkaibigang relasyon sa halip na humarap sa mas agresibong hakbang sa territorial dispute. Noong panahon ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte, mas nakikipagmabutihan ang mga Duterte sa China at Russia kaysa sa US. At isa sa mga patunay ay nang tanggalin ni Duterte ang VFA o ang tinatawag na Visiting Forces Agreements at ang pagkalas ni Duterte sa ICC, International Criminal Court, at sa UNCLOS, Arbitration Ruling ng United Nations Convention of the Law of the Sea, kaugnay sa West Philippine Sea. Sinabi ng matandang Duterte na ang kapirasong papel na napanalunan ng Pilipinas sa UNCLOS ay walang halaga sa kanya. Isa lang itong papel na pwede niyang itapon sa basura anumang oras. Ito ay malinaw na ang mga Duterte ay pro-China, dahil isa ang China sa dahilan kung bakit nanalo si Duterte noong 2016 presidential election. Sinuporta ng China ang kandidatura ni Duterte, lalo na sa pagpapalaganap ng mga trolls at fake news na pinaniniwalaan ng mga DDS. Ang International Criminal Court or ICC. Kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Matapos maglunsad ng investigasyon ang korte tungkol sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng War on Drugs ni Duterte. Ayon sa kanya, hindi patas ang ICC at ang mga kaso laban sa kanya ay bahagi ng isang political na panghihimasok, kaya tinanggal niya ang bansa mula sa jurisdiksyon ng ICC para protektahan ang kanyang administrasyon mula sa mga kasong crime against humanity na kinakaharap niya. Arbitration ruling sa West Philippines. Paano sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel sa totoong buhay between nations, yung papel wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang gawin, tayo nanalo. Ngayon pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Wala nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, ang inang papel lang yan. Itatapong ko yan sa wastebasket. See? UNCLOS. Noong 2016, naglabas ang arbitral tribunal sa ilalim ng UNCLOS ng paborableng desisyon para sa Pilipinas laban sa China na nagtatakwil sa mga inaangkin ng China sa West Philippine Sea. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, mas pinili niyang makipagkaibigan sa China kaysa ipilit ang nasabing ruling na ating napagugian, at ito ay
unang nang ipinaglaban ng Pangulong Pinoy. Tinawag ito ng ilang kritiko bilang pagtalikod sa international law. Dahil sa halip na ipatupad ang desisyon, pinalambot ni Duterte ang posisyon ng bansa kapalit ng economic benefits mula sa China. Ang pagkilos na ito ni Duterte ay ipinapakita bilang bahagi ng kanyang pragmatismo at intensyon na palakasin ang relasyon ng Pilipinas sa China kahit pa lumihis ito sa mga pandaigdigan legal nakbang. Malinaw kung si Sara Duterte ay magpapatuloy ng ganitong posisyon, ngunit base sa kanyang tahimik na suporta sa ilang mga polisiya ng nakaraang administrasyon, maaaring sabihin hindi siya ganap na kontra sa ugnayan ng Pilipinas sa China. Malinaw na katulad din ng kanyang ama na mas matimbang kay Sara Duterte ang pagkampi sa China dahil sa kanyang pananahimik sa mga pambubuli ng China sa Pilipinas, particular sa West Philippine Sea.